Di ko na nadiligan. Diana's point of view. Halos ikutin ko na ang event hall upang mahanap si Marco. Nandito kasi kami sa event para sa anniversary celebration ng aming kumpanya. At dahil anak ako ng CEO, ako ang inasahan ni Dad upang magbigay ng speech. Ngunit nang matapos ako ay hindi ko na siya mahanap. Misty, nakita mo ba yung asawa ko? Tanong ko nang makasalubong ko ang aking sekretary. Ay ma'am, parang nakita ko siya sa third floor kanina. Magalang na sagot niya. Salamat. Kaagad ko siyang tinalikuran at bigla kong naisip na wala naman doon ang kwarto naming dalawa, kundi sa fifth floor. Kaya anong ginagawa niya sa third floor? Kahit nagtataka ay tinungo ko ang elevator at pinindot ko ang third floor. Kinuha ko din ang phone ko, ngunit out of coverage naman ito. Nang tumigil ang elevator ay lumabas na ako kahit walang kasiguraduhan na makikita ko siya dito. Isa-isang hakbang at palingalinga ako sa paligid. Hindi kaya nagkamali siya ng kwarto? Pero imposible. Kaya nga sa taas ang kwarto namin dahil occupied na ito ng mga bisita. Narating ko na ang dulo ng hallway at akmang babalik na sana ako sa ground floor ay nasilip ko ang nakaawang na pinto ng kwarto. Bigla itong bumukas at gulat na mukha ni Marco ang bumungad sa akin. Han, what are you doing here? Namumutlang tanong niya sa akin. Babe, sino yan? Bumukas ng malaki ang pinto at nakangiting mukha ng babae ang bumungad sa akin. Sino siya? Seryosong tanong ko kay Marco. Han, let me explain. Malakas ko siyang sinampal sa pisngi. Tinatanong kita kung sino siya! Singhal ko sa kanya. Ako nang sasagot. Nabaling ang tingin ko sa babaeng kinulang sa tela ang suot na damit. I'm his girlfriend at iiwan ka na niya para sumama sa akin. Sagot niya sa akin. Sumilay ang ngisi sa aking labi bago ko siya sinampal din ng malakas. Han, tama na! Muli kong sinampal ang babae hanggang sa tuluyan ang nagdugo ang labi nito. Pagkatapos ay binalikan ko si Marco na akmang pipigilan ako. Bitawan mo ako! Seryosong sabi ko sa kanya at binitawan naman niya ako. Tsaka ko siya sinampal uli. Tapusin mo ang relasyon mo sa babaeng yan ngayong gabi. At uuwi na tayo. Wika ko sa kanya tsaka ko siya tinalikuran. Diana! Napabalikwas ako ng bangon dahil sa pagtawag sa pangalan ko. Sumisilay na ang init ng araw sa veranda. Umaga na pala. Napabuntong hininga ako nang maalala ang aking panaginip. Happy birthday! Bungad sa akin ni Marco bitbit ang cake na may sindi pang kandila. Birthday ko nga pala ngayon kaya ako nag-leave ng 3 araw para sa celebration namin. Thank you. Han, alam mo ba, gumising ako ng 3:00 para lang i-bake ang cake mo. Nakangiting sabi niya sabay halik sa aking labi. May icing pa siya sa pisngi. Ipinatong niya sa ibabaw ng kama ang cake at hinila ako. Tumayo ka na dyan at maaga pa ang flight natin. Wika niya. Napilitan akong bumaba sa kama at nang makatayo na ako ay niyakap niya ako ng mahigpit. Anong nakain mo? Bakit ang sweet mo ngayon? Natatawang sabi ko sa kanya. Bahagya niyang inilayo ang kanyang mukha at tinitigan ako. Napapansin ko, simula nang ikaw na ang CEO ng business niyo, nawawala na tayo ng time sa isa't isa. Kahit ang gumawa ng bata, hindi na natin magawa. Reklamo niya sa akin habang hinahawi ang buhok ko. Hinalikan ko ang tungki ng matangos niyang ilong. Huwag ka nang magtampo, mahal ko. Babawi ako sa iyo ngayong araw. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa batok at kaagad na siniin ng halik sa labi. Kinalimutan ko ang masamang panaginip ko dahil alam kong hindi mangyayari ang bagay na yon. We're happily married for almost 2 years na. At bago kami magpakasal, we're good friends. Kaya malabong lokohin ako ng asawa ko. Halos tanghali na nang marating namin ang Balisin Island.
Dito kami magstay for 3 days upang mabawi ang mga oras na naging busy kaming mag-asawa. Wow! Ang ganda dito, Han! Nakangiting sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako mula sa likuran at sabay naming tinanaw ang ganda ng dagat. Mas maganda ka pa dito, sambit niya. Nilingon ko siya at pinisil ang ilong niya. Mukha ba akong Serena, ha? Natatawang napapangiwi siya sa akin. Bakit? Ayaw mo? Sige, dugong na lang. Abat, hoy! Bumalik ka dito! Nagtatakbo na siya palayo sa akin at patungo sa villa naming dalawa. Sige, kapag nahabol kita, kakagatin kita! Banta ko sa kanya. Narinig ko pa ang malutong na tawa niya. Sige, basta sa hotdog mo ko kagatin! Malakas na boses niyang sagot sa akin. Ako naman ang natawa sa sinabi niya. Mabuti na lamang at walang tao sa paligid at sinundan ko na ang makulit kong asawa. Pagkatapos naming magpalit ng pangligo na damit ay kumain naman kami ng seafoods galing sa restaurant ng resort habang nakaharap sa asul na dagat. Ang sarap nito! Han, dahan-dahan lang sa pagkain! Saway ko sa kanya nang lantakan niya ang ikalawang lobster sa plato. Han, huwag kang mag-alala, wala sa lahi namin ang high blood. Hinayaan ko na lang habang umiinom din siya ng beer in can. Maya-maya pa ay inaya ko na siyang mag-swimming para matunawan kami. Hindi naman kasi tirik ang araw at medyo mahangin kaya maalon din. Han, doon tayo sa malayo. Aya niya sa akin. Dito na lang tayo. Takot ako sa malalim. Tsaka baka maraming corals doon masugatan ako. Pagtanggi ko sa kanya. Hindi na rin siya tumuloy at sinamahan ako sa hanggang leeg lang na tubig. Medyo nagkakaroon na rin ng tao sa paligid. Oh my God! I forgot my sunscreen! Bulalas ko. Nakalimutan ko kasing maglagay. The last time na nag-beach kaming dalawa ay hindi lang mukha ko ang namula kundi buong katawan. Ako na ang babalik sa villa. Wika niya na ikinailing ko. Ako na lang. Kailangan ko din kasing tawagan si mommy. Kaagad akong umahon sa tubig at iniwanan ko siya. Bumalik ako sa villa namin na hindi kalayuan sa tabing dagat. Kaagad kong hinanap ang sunscreen ko at nang matagpuan ko ito ay ang phone ko naman ang kinuha ko. Tinawagan ko si mommy. Halos 5 minuto din kaming magkausap. At sinabi ko din sa kanya na andito na kami ni Marco. Pagkatapos ay lumabas na din ako sa villa upang balikan si Marco. Nang matanaw ko siya ay may kausap na siyang babae at kaagad itong umalis. Han, sino yun? Napalingon siya sa akin at kita ko ang gulat sa mata niya. Hindi ko kasi nakita ng maayos ang mukha ng babae dahil nagmamadali itong umalis. Yun? Hindi ko kilalahan. Nagtanong lang siya kung saan ang rentahan ng banana boat. Kibit-balikat na sagot niya sabay agaw sa akin ng sunscreen. Hindi na ako nagtanong pa ulit at hinayaan ko siyang pahiran ako ng sunscreen sa katawan at naligo na kaming dalawa. Nang magsawa kami ay bumalik na kami sa villa. Nagbanlaw kami ng sabay sa banyo. Hinubad ko ang lahat ng saplot ko sa katawan at ganun din siya. Sabay kaming nag-shower hanggang sa nauwi kami sa paghahalikan. Binuhat niya ako at inikot ko ang aking binti sa kanyang bewang. Sabik na ipinasok na pinag-isa namin ang aming katawan. At nang matapos na kami ay tsaka kami nagbihis. Nag-order siya ng pasta at wine kaya kumain na rin kaming dalawa. Pinagmasdan namin ang paglubog ng araw. Han, gusto ko nang magka-baby kapag magaling na si Daddy. Or hindi kaya, bakit hindi mo na lang ako tulungan sa kumpanya at hindi pwede, Han. May building kaming itinatayo ngayon. Alam mo naman na hindi ko forte ang manufacturing company, 'di ba? Mabilis na sagot niya sa akin. He's an architect at malalaki din ang hinahawakan niyang project. Ang kumpanya naman namin ay manufacturing ng mga appliances, ini-export pa namin ito sa ibang bansa. Kung wala lang sakit si Daddy, may makakatulong sana ako. Mabuti na lamang at matatagal na din ang mga tauhan ni Daddy.
kahit paano ay gumagaan ang trabaho ko. Han, sorry kung hindi kita matulungan. It's okay, naintindihan ko. Nang matapos na kaming uminom ay naging mainit muli ang gabi naming dalawa. Dahil sa pagod ay nakatulog ako nang walang saplot sa katawan. Nang maalimpungatan ako ay kinapako ang kama. Ngunit wala na akong katabi. Bumangon ako sa kama kahit mabigat pa ang mga mata ko. Han? Tawag ko sa kanya ngunit hindi siya sumagot. Kumuha ako ng bathrobe at isinuot ko. Bumaba ako sa hagdan dahil baka nasa kusina lang siya, ngunit kahit anino niya ay hindi ko makita. Kinuha ko ang phone at tinawagan ko siya ngunit nasa kwarto din pala ito. Lumabas ako ng villa, pero hindi ko pa rin siya makita. Pumasok ako sa loob at nagbihis na ako ng maxi dress upang hanapin siya. Ngunit paglabas ko ay tsaka naman siya sumulpot. Saan ka galing? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nagpahangin lang, Han. Ikaw, saan ka pupunta? Pumasok kami sa loob ng villa at sinara niya ang pinto. Alas tres ng madaling araw magpapahangin? Kasi hindi ako makatulog ng maayos. Namamahayata ako. Kaya naglakad muna ako sa tabi-tabi. Pagdadahilan niya. Okay. Let's go back to sleep. Inaantok pa ako. Sabay kaming bumalik sa kwarto at magkayakap na nakahiga. Pagkatapos ng tatlong araw ay bumalik na rin kaming dalawa sa Manila. Bumalik na din kami sa aming mga trabaho. Tuwing gabi na lamang kami nagkakasama. Mas naging abala ako nitong mga nakaraang araw dahil nagkaroon ng customer claim ang isang product namin. Han, are you okay? Parang napapadalas ang pagpupuyat mo ah. Usisa ni Marco nang magising siya dahil nasa harapan pa rin ako ng laptop. Sandali na lang ito, Han. Binabasa ko lang yung revision ng work instruction para hindi na maulit yung sa customer claim namin. Sagot ko sa kanya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang isang basong gatas. Don't forget to drink this. Huwag kang magpapaumaga. May pasok ka pa bukas. Bili niya sa akin. Muli siyang nahiga sa kama. Kinabukasan ng matapos ang meeting namin, umalis na ako kaagad. Nagpunta ako sa grocery dahil wedding anniversary naming dalawa. Kaya namili ako ng pwedeng lutuin para makabawi na rin sa ilang araw na wala akong time para sa kanya. Diana! Napalingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. Ikaw pala, Esther. Kumusta na? Nagbeso-beso kaming dalawa. Okay lang. Ito, happily married. Sagot niya sa akin. Inaya niya akong kumain sa restaurant. Tamang-tama, hindi pa ako nagla-lunch, kaya kahit busy ay pumayag na ako. May ilang oras pa naman ako para magluto. Nagkabalikan na pala kayo ulit ni Marco? Ang gaganda ng pictures niyo sa Balisin ah. Natigil ako sa pagkain ng sabihin niya yon. Nagkabalikan? Hindi naman kami naghiwalay ah. Sagot ko sa kanya. Napatigil din siya sa pagkain. Hindi ba? Pero balita ko kay Gracia, nagdala daw si Marco ng ibang babae sa party ng kuya niya last month. Pahayag niya. Napahigpit ang kapit ko sa kutsara. Ngunit ayokong ipaalam sa kanya na naapektuhan ako sa mga sinabi niya. Classmate ko siya noong college at may pagkatsismosa talaga siya. Sinabi ko na lamang sa kanya na baka pinsan ni Marco ang kasama niya at hindi na ito umimik pa. Sa kabila ng nalaman ko ay ipinagluto ko pa rin si Marco. Kung meron man akong dapat malaman, siya ang tatanungin ko. Pero bago yun, aalamin ko muna ang totoo. Nang matapos akong magluto ay tinawagan ko naman si Gracia. Hello po, Ate Diana. Bungad na tanong niya sa akin. Nagpunta pala si Kuya Marco mo dyan noong birthday ni Adam? Usisa ko sa kanya. Opo. Nauutal na sagot niya sa akin. Sino pala ang kasama niya? Wala kasing nababanggit si Marco sa akin. Nakalimutan ko din yung birthday ni Adam. Pagdadahilan ko.
si Adam at si Marco ay magkaibigan, kaya nakilala ko din ang pamilya nila. Hindi ko po kilala eh. Basta narinig ko si Kuya Adam na architect din daw po yung babae. Pagkatapos kong marinig yun ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Nag-ipon ako ng hangin sa dibdib. Dahil pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Sinubukan kong tawagan si Adam ngunit hindi niya sinasagot ang tanong ko. Hanggang sa narinig ko na ang pagdating ng kotse ni Marco. Inayos ko ang aking sarili at nagbihis din ako ng maayos na damit para salubungin siya. Han, ang ganda mo ah. Anong meron? Oh shit. Mura niya nang ma-realize niya kung bakit ako nakabihis at nagpaganda para sa kanya. Kaagad niya akong niyakap. Oh, sorry, I forgot to buy you flowers. Kagagaling ko lang kasi sa site at nawala sa isip ko. Hinagod niya ang likuran ko at nang humiwalay siya sa akin, ay hinalikan niya ako sa labi. Okay lang, magpalit ka na para makakain na tayo. Seryosong sagot ko sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Please, huwag kang magalit sa akin. Promise, babawi ako, ha? Napilitan akong umiti sa kanya. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko na siyang tanungin tungkol sa nalaman ko. Sige, magbibihis lang ako ha. Iniwan niya ako sa sala at isinara ko ang pinto. Sa dining table ko na siya hinantay. Pagkarating niya ay nakapagpalit na siya ng damit. Niyakap niya ako mula sa likuran. Happy anniversary, Han. Mahal na mahal kita. Bati niya sa akin. Hinalikan niya ako ulit sa labi at tumugon naman ako. Wow, ang sarap nito, Han. The best ka talaga. Bulalas niya habang kumakain. Ngumiti ako sa kanya at nagpatuloy na rin sa pagkain. Nang matapos kami ay yung kasambahay na namin ang nagligpit at umakyat na kami sa kwarto. Han, galit ka pa ba? Sorry talaga. Niyakap niya ako at sinandal ko ang kamay ko sa kanyang dibdib. Marco, kung may pagkukulang man ako sa'yo, sabihin mo sa akin. Wika ko sa kanya. Binitawan niya ako at tumingin siya sa akin. Walang kulang sa'yo, Diana. I'm so grateful na ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Siniil niya ako ng halik sa labi at kinalas niya ang tali ng suot kong damit. Pilit kong inalis sa isip ko ang nalaman ko dahil sa mga sinabi niya. Nagpaubaya ako ng angkinin niya ako ng paulit-ulit hanggang sa napagod na kami pareho. Ngayon ay mahimbing na siyang natutulog sa harapan ko. Nakaawang pa ang kanyang labi. Sana nga, Marco. Sa'yo lang ako maniniwala. Sa'yo lang. Mahinang sambit ko bago ako nakatulog. Apoy ng iyong labi para luman ilang araw na. Sa mga sunod na araw ay puro pagdududa na lamang ang laman ng utak ko. Naalala ko kasi ang naging panaginip ko at hindi na rin ako mapalagay. Nagdesisyon ako magpunta sa opisina niya upang sorpresahin siya. Nagdala ako ng lunch na inorder ko pa sa restaurant upang sabay kaming kumain. Pagdating ko sa building kung nasaan ang opisina nila ay sumakay na rin ako ng elevator. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko, ngunit kumpiyansa akong walang ginagawang milagro ang asawa ko. Pagkarating ko sa pinto ay kumatok ako ng 3 beses. Come in! Narinig kong sabi niya. Binuksan ko ang pinto at ganun na lamang ang pagkabigla ko sa nakita kong eksena. Oh, Han! Kaganitong binaba ang kutsara na isusubo sana niya sa asawa ko. Hi! Pinagdala kita ng foods! Nakangiting sabi ko sa kanya. Tumayo ang babae at pumasok ako sa loob ng kanyang opisina. Akmang aalis na ang babae pero hinarap ko siya. Sinuyod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Oh, hi! I'm Diana. I'm his wife. And you are? Inilahad ko ang kamay ko sa kanya. Ma'am, his mistress? Nakataas ang kilay na putol ko sa kung ano man ang sasabihin niya. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Sorry. Wika niya.
Mabilis na lumipad ang kamay ko sa pisngi niya. Han! Narinig kong pigil ni Marco habang nasa likuran ko, ngunit hindi ko siya pinansin. Sorry? Yun lang ang sasabihin mo? You know na may asawa ang lalaking sinusubuan at nilalandi mo? Ano pa ang hinain mo sa asawa ko? Yang pukang mo? Yang lawlaw mong hinaharap? Sabihin mo, ano pa? Singhal ko sa kanya. Pumagit na sa amin si Marco. Mayra, lumabas ka muna. Utos nito sa kanya. Akmang susundin siya nito ngunit nahila ko pa ang braso niya. At saan ka pupunta, ha? Hindi pa ako tapos sa'yo, higad ka, ha? Ha? Gigil na sigaw ko. Han, tama na. Magpapaliwanag ako. Marahas na hinarap ko si Marco na umaawat na sa amin. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Kapag hindi mo inalis sa buhay mo ang babaeng to, ako ang aalis. Seryosong sabi ko sa kanya. Nagmamahalan kaming dalawa. Nagbanting ang tenga ko sa aking narinig mula sa kabit niyang kanina pahalatang nagpipigil ng emosyon. Sumilay ang nang-iinsultong ngiti sa aking labi. Nagmamahalan? Nangangarap ka ng gising ano? Gusto mong malaman ang totoo? Marahas ko siyang binitawan at matalim ang tingin na ipinukol ko kay Marco. Sabihin mo sa kanya kung sino ang mahal mo nang matapos ang pag-iilusyon ng babaeng yan. Utos ko sa kanya. Han, tama na please. Magpapaliwanag ako. Pinilit kong hindi magmukhang kawawa sa harapan nilang dalawa. Kahit sa loob-loob ko ay gusto ko na silang saktan ng maraming beses. Matalim ang tingin na ipinukol ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Diana. Sambit niya. Napunta ang tingin ko kay Myra na ngayon ay nangingilid na ang luha. See? Ako ang pinili ng asawa ko. Kaya huwag ka nang magpapakita pa sa kanya. Kung hindi, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng building na to. Kaagad itong lumabas ng opisina at pabagsak na sinara ang pinto. Nilapitan ako ni Marco ngunit umiwas ako sa kanya. Don't you ever lay your fingers on me. Tandaan mo ang araw na to, Marco. Tandaan mo ang araw na winasak mo ang puso ko. Dahil hindi ko na ito bubuuhin para sa'yo. Hayaan mo na aking paglaruan. Tuluyang bumagsak ang luha ko at kaagad akong lumabas ng opisina niya. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Nang makapasok ako sa elevator ay bumuhos ang aking luha. Naninikip ang dibdib ko na parang hindi ako makahinga sa sakit. Pero nagawa kong magpakatatag kanina. Huwag lang akong magmukhang kawawa. Kinagabihan ay hindi ko na hinintay ang pagdating niya. Nauna na akong kumain at maaga akong nagpahinga. Narinig ko ang pagdating ng kotse niya. Nagpanggap akong tulog. Ngunit gising na gising pa ako. Narinig ko pa ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Hanggang sa naramdaman ko ang pag-upo niya sa gilid ng kama ko. Han, I'm sorry. Sambit niya. Nag-init ang aking mga mata pero pinigilan ko ang sarili kong maiyak. Ayoko siyang tanungin kung bakit niya nagawa yon. Isa lang ang gusto kong gawin niya. Ang iwan ang babaeng yon. Han, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Idinilat ko ang mga mata ko at nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. Mahal? Pero nagawa mo akong lukohin? Stop lying, Marco. I'm tired. Gusto ko nang magpahinga. Pinikit ko ulit ang mga mata ko. Narinig ko ang malalim na buntong hininga niya. Bago ko naramdaman ang pagtayo niya. Kinabukasan ay sabay kaming nag-breakfast. Ngunit hindi ko pa rin siya kinakausap ng maayos. Hanggang sa magkahiwalay na kaming sumakay sa kotse upang pumasok sa kanya-kanya naming trabaho. Bigla kong naalala na ngayon nga pala ang pinangako ko sa mama niyang dadalaw ako sa bahay nila.
Hindi ko na lang sinabi kay Marco dahil gusto ko rin makausap si Mama. Kaya pagkatapos ng trabaho ko ay dumiretso na ako sa kanila. Mabuti naman hindi mo nakalimutan, Diana! Salubong sa akin ni Mama Isabel. Nakipagbeso-beso ako sa kanya. Ah, syempre po. Minsan na nga lang ako mangako eh. Tsaka may dala din po akong pasalubong na kakanin. Natutuwa niyang kinuha ang box ng Peachy Peachy dahil alam kong paborito niya talaga ito. Tinulungan ko siyang magluto ng hapunan at panay din ang kwentuhan naming dalawa. Magkasundo kami sa maraming bagay ni Mama. Napakabait din kasi nila ni Papa. Teka, alam ba ni Marco na dito ka maghahapunan? Natigil ako sa pag-aayos ng mesa. Hindi ma eh. Busy din kasi si Marco. Pero nasabi ko po sa kanya na pupunta ako dito. Pagsisinungaling ko sa kanya. Nalungkot naman siya sa sinabi ko. Lagi na lang kayong busy. Kumusta naman kayo ng anak ko? Kailan nyo kami bibigyan ng apo? Naumid ang dila ko sa naging tanong ni Mama. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang problema naming dalawa. We're okay, Ma. Don't worry po. Nakangiting sabi ko sa kanya. Dumating na rin si Papa at nagsimula na kaming kumain. Ngunit nang matatapos na sana kami, ay bumungad sa amin si Marco. Nabitawan ko ang kutsara na hawak ko nang makita ko ang babaeng kasama niya. Oh, sino siya, Marco? Usisa ni Mama. Nakita ko pa ang paghila ni Mahira sa polo niya. Napatayo na rin ako sa upuan ko. Bakit mo siya dinala dito? Kalmado kong tanong sa kanya. Hon, I'm so... Dinampot ko ang kutsilyo na nasa tabi ng plato ko. Magsusorry ka pa din ba kapag napatay ko dito ang babaeng yan? Marco! Ano bang nangyayari? Tanong ni Papa, si Mama ay napatayo na din. Lumapit sa akin si Marco at pilit na kinukuha ang kutsilyong hawak ko. Ngunit nagmatigas ako. Hon, please! Baka masaktan ka! Makinig ka muna sa akin! Nagmamakaawang pakiusap niya. Kapag hindi mo siya pinaalis, itatarak ko ang kutsilyo na ito sa leeg ko. Pagbabanta ko sa kanya. She's pregnant. Wala na siyang mapuntahan. Pinalaya siya sa kanila. Tuluyang nagbagsakan ang pinipigilan kong luha. Pregnant? You cheated with your wife? Bulalas ni Papa. Mahigpit ang naging paghawak ko sa kutsilyo at buong lakas ko siyang tinulak. Kaagad kong sinugod si Myra at sinuntok sa mukha. Ay Diyos ko! Diana! Sigaw ni Mama. Natumba si Myra sa sahig. At magsusugudin ko pa siyang muli ngunit pinigilan na ako ni Marco. Let me go! I will kill that fucking woman! Gigil na sabi ko sa kanya. Ngunit lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak sa akin. Si Mama naman ay itinayo si Myra. Diana! Huminahon ka, anak! Awat niya sa akin. Nakayakap na si Marco sa akin upang pigilan lang ako. Wala akong pakialam sa malanding babaeng yan! Binalaan na kita! Pinalagpas ko ang pagsusubuan niyo sa opisina! Pero kung binuntis ka ng asawa ko, kasalanan mo yan dahil makati ka! Anong akala mo? Papayagan kitang makuha ang asawa ko? Huwag kang mangarap dahil kahit 10 anak pa niya ang ilabas mo, hindi mo siya makukuha sa akin ng buo! Singhal ko sa kanya. Binitawan ko ang hawak kong kutsilyo at hinarap ko si Marco. Let's go home! Aya ko sa kanya. Pero now! Singhal ko. Hindi ko na nagawang magpaalam pa ng maayos dahil hinila ko na siya palabas ng bahay nila. Sumakay ako sa kotse niya at sumakay naman siya sa kabila. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad akong umakyat sa kwarto. Naligo ako at paglabas ko ng banyo ay nasa kwarto na siya nakaupo sa sofa. Hinubad ko ang suot kong bathrobe at tumayo ako sa harapan niya na walang saplot sa katawan. Kiss me. Make love to me.
utos ko sa kanya. Dumako ang tingin niya sa kamay kong makirot pa. Binalutan ko lang ng gasa upang tumigil ang pagdurugo. Tumayo siya at nag-angat ako ng tingin sa kanyang mukha. Han, please, mag-usap tayo. Imbis na sagutin siya ay hinubad ko ang polo na suot niya. Pero pinigilan niya ang kamay ko. Please, don't endure the pain. It's killing me. Mahinang sambit niya. Kahit magkunwari akong bingi, traidor ang aking mga luha na nagsimula ng magbagsakan sa aking pisngi. Please, make love to me, Marco. Wika ko sa kanya. Nang matapos ako sa polo niya at sinturo naman niya ang hinubad ko. Hinalikan ko siya sa labi at wala siyang naging pagtugon. Han, stop doing this. We can't fix everything by enduring this pain. Usal niya. Tinula ko siya sa kama at sumampa ako sa harapan niya. Alam kong kabaliwan ang ginagawa ko. Hindi ko lang ito ginagawa to save my marriage. Gusto kong may mapatunayan ako sa aking sarili. Gusto kong kayanin dahil kasal kaming dalawa. Gusto kong isipin na isa lamang siyang pagsubok at malalampasan din namin itong dalawa. Inikot niya ang braso sa bewang ko at tinugon ang mga halik ko hanggang sa gumanti na rin siya sa akin at hiniga ako sa kama. He was thrusting so hard and deep. Habol ang hiningang bumagsak siya sa ibabaw ko nang matapos kaming mapag-isa. Forget that woman. This is my last warning. Kung talagang mahal mo ko, kalimutan mo ang babaeng yun. Iniwasan ko ang tingin niya sa akin at tumayo na ako upang maglinis ng katawan. Siguro sa iba, madali lang sa kanila ang umalis sa isang relasyon. Ang iwan ang lalaking nanloko sa kanila. But for me, habang ako ang asawa niya ay may karapatan ako. And I will fight for my rights. Kakapit ako hanggang sa kaya ng puso ko. Pabalik na ako sa office at kakatapos lang ng meeting ko nang salubungin ako ni Jessa. May gustong kumausap daw po sa inyo, Ma'am Diana. Imporma niya sa akin. Sino daw? Papasukin mo na lang sa office ko. Kaagad ko siyang tinalikuran at pumasok na ako sa malawak kong opisina. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Myra. Napasandal ako sa swivel chair at sinuyod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakasuot na siya ng maternity dress at kita ko na rin ang umbok ng tiyan niya. Tinaasan ko siya ng kilay. What are you doing here? Diana, kailangan ko ang asawa mo. Kailangan namin siyang mag-ina. Kailangan siya namin ng anak ko. Sambit niya na ikinangisi ko. So, anong gusto mo? Hiramin ang asawa ko? Nasisiraan ka na ba, Myra? Ikinama ka lang niya, feeling mo may karapatan ka na dahil bumuko lang tiyan mo? Naghahanap ka ba talaga ng mas mabigat na problema kaya lakas loob ka nang nagpunta dito? Nangilid ang kanyang luha at umarting kawawa sa harapan ko. Diana, babae ka din. Sana naintindihan mo ko at... Napatayo ako sa upuan at hinampas ko ang mesa. Damn you! Huwag na huwag mong sasabihin sa akin ang dialogue na yan! Noong pinaungol ka ba ng asawa ko, naisip mo ang nararamdaman ko? Naisip mo ba na makakasakit ka din ng kapwa mo babae? Tapos ngayon pupunta ka sa harapan ko para kaawaan ka? Singhal ko sa kanya. Wala akong pakialam kung umabot sa labas ang boses ko. Dahil ngayon pa lamang ay nanginginig na ako sa galit ko sa kanya. At gusto ko nang kalmutin ang mukha niya. Mahal niya ako, Diana. Hindi lang basta sex ang nangyari sa amin. Kaya kanyang iwan kung gugustuhin niya. Kaya lang naawa siya sa iyo dahil ipinipilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya kahit niloko ka na niya. Katwiran niya sa akin. Nagdilim ang paningin ko sa sinabi niya.
na malayan ko na lamang na pinagsasampal ko na siya at malakas ko siyang naitulak sa kahoy na sofa. Napangiwi siya at hindi na makatayo. Tsaka ko pa lamang naisip ang nagawa ko. Binalot ng lamig ang katawan ko nang makita ang pag-agos ng dugo sa kanyang binti. Ang baby ko! Ang baby ko! Ang baby ko! Umiiyak na sambit niya. Wala sa sariling tinawagan ko ang sekretary ko upang tumawag ng ambulance. Tumawag din siya ng security upang matulungan si Myra na lumabas. Naiwan akong balisa sa loob ng opisina. Nagsisisi sa nagawa kong pananakit sa kanya kaya dinugo siya. Bakit mo nagawa sa akin to, Marco? Bakit? Ang sakit sa akin. Sabik maya kapag nag-iisa, kaya tahan na, sumandal ka. Napahagulgol na lamang ako dahil hindi ko na nakayanan ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya dahil ang sekretary ko ang naghatid sa kanya sa ospital. Hindi ko na rin magawa ng maayos ang trabaho ko kaya nagpa siya akong ipalinis ang opisina ko at maaga akong umuwi. Bagsak ang balikat na pumasok ako sa aking kwarto. Inilibot ko ang aking paningin at bumaha na naman ang aking luha. Gusto nang sumuko ng isip ko pero ang puso ko, umaasa pa rin siya na maayos namin ang lahat at babalik kami sa dati. Tumunog ang phone ko kaya kinuha ko ito, sinagot ko ang tawag ng sekretary ko. Ma'am, andito po si Sir Marco sa ospital. Okay na po yung babae, nakaligtas din po yung baby niya. Impormahan niya sa akin. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Hindi para kay Myra kundi para sa dinadala niyang sanggol. Pagkatapos naming mag-usap ay binaba ko na ang tawag. Kinuha ko ang pregnancy test na nasa loob ng cabinet ko. Nalalabo ang mga mata na tinignan ko ito. 2 days ago ko palang nalaman na buntis pala ako. Hindi ko sinabi kay Marco ang kondisyon ko. Kaagad kong hinagis ang pregnancy test sa basurahan at inumpisahan ko na rin iimpake ang mga gamit ko. Masakit man sa loob ko, I know kaya kong buhayin mag-isa ang anak ko. Kumpara kay Myra na walang ibang inaasahan kundi si Marco. Nang maimpake ko na ang gamit ko, ay agad akong umalis ng bahay. Bumalik ako sa bahay namin ng parents at kapatid ko. Wala sila dito dahil nasa abroad sila at doon nagpapagaling si Daddy. Mag-isa lang ako sa bahay bukod sa kasambahay na nag-aalaga ng bahay namin. Umakyat ako sa dati kong kwarto at doon ko ibinuhos ang lahat hanggang sa nakatulog ako. Nang magising ako ay mukha ni Marco ang bumungad sa akin. Han, let's go home. Sambit niya. Suko na ako, Marco. Suko na ako. Please, iwan mo na ako. I already give you a chance. Ngayon ako naman pagbigyan mo. Pakiusap ko sa kanya. Han, hindi kita sinisisi sa nangyari kay Myra. Matagal ko nang nilinaw sa kanya na susuportahan ko siya para sa bata. Dahil ikaw ang pinili ko, Marco. Kailangan mo ba talagang mamili sa aming dalawa? Kailangan ko ba talagang makipagkompetensya sa babaeng yun? Ako ang asawa mo. But why do I need to be your option? Tell me. Minahal mo ba si Myra? Totoo ba ang sinasabi niyang naawa ka lang sa akin kaya ayaw mo kong iwanan? Sunod-sunod siyang umiling sa akin. I want to save my marriage over my child. That's why I choose you. Magsimula tayong muli, Diana.
Huwag mo akong iwan ng ganito. Please. Pagmamakaawa niya sa akin, ilang beses kong tiniis ang sakit dahil akala ko kakayanin ko. Sa ngayon, naguguluhan pa ako at gusto ko munang mag-isip. Umalis ka na. Sa ngayon, ito lang ang alam kong sagot para protektahan ko ang sarili ko sa'yo. Akmang hihiga na akong muli, ngunit niyakap niya ako ng mahigpit. Please, don't do this, Han. I know nasaktan kita. Pero huwag mo kong iwan, Diana. Please, give me another chance. Please, Han. Nanatili akong walang imik sa kanya. Hindi ko rin magawang yumakap sa kanya. Pagod na ako. Pagod na akong patawarin siya ng paulit-ulit. Napilitan siyang umalis dahil hindi ko na siya kinausap pa. Kinabukasan ay nagising ako sa masamang balita. Diana! Your father is gone! Diana! Umiiyak na sabi ni Mommy. Hindi na ako nag-aksaya ng oras na lumipad pa Australia para puntahan si Daddy. Malamig na bangkay na siyang nadatnan ko sa ospital. Inatake siya sa puso at hindi kinaya ang operasyon niya. Lalong nadagdagan ang nararamdaman kong sakit at ramdam ko din ang mabigat na responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Dumating si Marco sa araw ng libing ni Daddy. Napili kasi ni Mommy na doon ilibing si Daddy kasama ang aking mga lolo dahil yun daw ang hiling nito. He's an Australian national at Pinay naman si Mommy. Wala pa silang alam sa nangyari sa aming dalawa. Ayokong dagdagan ng problema ang pagluluksa ng aming pamilya. Umuwi ka na, Marco. Dito lang muna ako. Si Tito Fred ang namamahala pansamantala sa kumpanya at kailangan ko munang samahan si Mommy. Saad ko. Alam kong marami din siyang kailangan na gawin at mahaba na ang isang linggo na pananatili niya dito. Kahit magkatabi kami sa kama, ay nanatili akong cold sa kanya. Kailan ka babalik? Aantayin kita sa bahay natin. Wika niya na hindi ko tinugon. Pagkabalik namin sa bahay ay nagpaalam na rin siya kay Mommy. Nagkulong ako sa kwarto namin to cope my sadness of losing my daddy. Nagstay pa ako ng 1 month sa Australia. Hindi ko na rin naitago ang paglaki ng tiyan ko. Halos araw-araw na rin akong tinatawagan ni Marco. Kinukumusta niya ako palagi at kinukulit kung kailan ako uuwi. Sinabi niyang napatawad na si Myra ng magulang niya kaya bumalik na ito sa kanila. Inamin din niya sa akin na sinusuportahan niya ang anak niya dito. Nakikinig lang ako sa mga kwento niya pero hindi na rin ako nagsasalita pa. Kahit ganon ang naging pagtrato ko sa kanya, araw-araw pa rin siyang tumatawag. Anak, napalingon ako nang tawagin ako ni Mommy. Andito kasi ako sa garden at nagpapahangin. Bakit hindi ka pa rin umuwi ng Pilipinas? Kung ako ang inaalala mo, kaya ko na. Andito naman ang mga kapatid mo. Hindi naman nila ako pababayaan dito. Wika niya sa akin. Naupo siya sa tabi ko. Nagpabook na po ako ng flight sa Sunday, Mommy. Kailangan ko na rin kasing tulungan si Tito Fred sa planta. Nakangiting sagot ko sa kanya. Sabay kaming napatingin sa magandang tanawin sa harapan namin. I know everything. Sambit niya na ikinalingon ko sa kanya. Sinabi na sa akin ni Marco ang lahat. Noong una nagalit ako sa kanya dahil niloko kanya. But he said that he loves you so much. Hindi niya kayang mawala ka sa kanya ng tuluyan. Kaya itinatama niya ang pagkakamali niya. Ako ang nagsabi sa kanya na bigyan ka ng time para mag-isip, anak. You know what? Ginawa tayo ng Diyos na hindi perpekto kagaya niya. Sometimes nagkakaroon tayo ng pagkakamali ng hindi natin iniisip muna ang magiging consequence. Si Myra, maybe kagaya siya ng mga babaeng nang aagaw ng asawa.
Pero maari din na nagkagusto siya kay Marco dahil magkapareho sila ng trabaho. Kaya nagkalapit silang dalawa. We don't know kung ano ba talaga ang intensyon niya kaya siya pumasok at nanggulo sa relasyon yung dalawa. Minsan, sinusubok tayo ng Diyos sa pinakamasakit na paraan para matuto tayo sa buhay at maging malakas. Kaya pag-isipan mong mabuti, anak. Save your marriage and move on. Or let him go and find someone else na hindi ka masasaktan pa. Paunawa niya sa akin. Niyakap ko siya at sumubsob ako sa kanyang dibdib. Hinagod niya ang likuran ko kaya hindi ko na napigilan ang mapahikbi. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi ni Mami sa akin. Tahan na. Ilalim ng aking mga bulaklak, di mababaon sa limon. Pagkabalik ko sa Pilipinas ay tumuloy muna ako kina Mama at Papa. Gusto kasi nila ako makita at nagulat pa ito nang makita ang umbok sa tiyan ko. 3 months pregnant? Bulalas ni Mama sa akin nang magtapat ako. Yes, Ma. Sorry po kung hindi ko nasabi sa inyo. Kaya nga ako nandito para malaman niyo. Tumayo siya at nilapitan niya ako. Naku, congrats! Malapit na pala naming makita ang magiging apo namin. Nakangiti at nangingilid ang luha na sabi niya sa akin. Ma, meron pa pong dahilan kaya ako nagpunta dito. Napatingin siya kay Papa at tumingin ulit sa akin. I want to divorce your son. Pinag-isipan ko po ito mabuti. I'm sorry. I tried to forgive him pero hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang ibalik ang dati. Hindi ko na po kayang magtiwala ulit sa kanya. I'm sorry, Papa. I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang mapahagulgol dahil nasasaktan pa rin ako sa mga nangyayari. Pero kailangan kong palayain ang sarili ko at maging malakas para sa anak naming dalawa. Anak, nagbago na si Marco. Mahal na mahal ka niya. At nagkamali lang siya na pinatulan niya si Myra. Give him a chance, Iha, para sa apo ko. Sunod-sunod akong umiling sa kanya. I already give him chance. Maraming beses, Ma. But still, kapag nakikita ko siya at ang babaeng yun, paulit-ulit lang akong masasaktan. Maapektuhan ang magiging anak namin kung hindi ako physically and emotionally stable. Kaya din ako nagtagal sa Australia para pag-isipan ang magiging desisyon ko. Pahayag ko sa kanila. Kung yan ang desisyon mo, Iha, wala kaming magagawa. Pero sana, magbago ang isip mo na patawarin si Marco. Wika ni Papa. Pagkatapos ko sa bahay nila ay umuwi na rin ako sa bahay ng parents ko. Ngunit hindi ko inasahan na madadatnan ko si Marco doon. Nabitawan ko ang dalakong maleta nang sugurin niya ako ng yakap. I miss you so much! Bulalas niya. Wala akong naging response sa kanya. Niyuko niya ako at diretso sa tiyan ko ang mga mata niya. Napahawak ako sa tiyan ko. You're pregnant? Marco, nagkausap na kami ng parents mo. Nag-decide na akong mag-divorce tayong dalawa. Kaya please, tigilan mo na ang ginagawa mong to. Pakiusap ko sa kanya at mabilis ko siyang tinalikuran. Umakyat ako sa kwarto ko para magpahinga, ngunit nang isasara ko na ang pinto ay humarang siya sa akin.
Pumasok siya sa loob ng kwarto ko at siya na mismo ang nagsara ng pinto. What are you doing? Di ba sinabi ko na sa'yo, kill me instead. Kung yun ang makakapagbagaan ng loob mo, saktan mo ko. Basta patawarin mo lang ako. Pero hindi ako aalis dito nang hindi mo ko napapatawad. Napabuntong hininga ako sa mga sinabi niya sa akin, kaya matapang ko siyang hinarap. Dinibigay ko na ang kalayaan na gusto mo. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Marco? Di ba kaya ka tumikim ng iba dahil kulang pa ako sa'yo? At may nahanap ka sa kanya na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Kaya umalis ka na at bumalik ka na sa kanya. Galit na sigaw ko. Hindi totoo yung mga sinabi mo. It was just one mistake, Diana. Isang pagkakamali ko lang, sinukuan mo na ako. Sa tingin mo kung hindi kita mahal, gagawin ko pa to? Pipilitin pa kitang bumalik sa akin? Pagod na rin akong pagsisihan ng kasalanan ko. Pagod na rin akong mangarap na bumalik tayo sa dati kahit pa ulit-ulit na tinataboy mo ko. Pero kahit kailan, hindi ako napagod na mahalin ka. Napaupo ako sa gilid ng kama at lumuhod siya sa harapan ko. Please, forgive me, Diana. Nilisan kahit saglit, pwede bang mawa ka? Nanatili akong walang kibo sa kanya hanggang sa kusa na siyang tumayo at umalis. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon at bumuhos ang aking luha. Kapag pinatawad ko ba siya, magiging maayos ulit kami? Kakayanin ko pa rin bang magtiwala sa kanya? Kinabukasan ay bumalik na ako sa trabaho. Matagal din akong nawala kaya paniguradong may mga pagbabago na naman. Ngunit nagulat ako nang makita si Marco kasama si Tito Fred. Kasama din niya ang mga managers at supervisor na nag-iikot sa planta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Bati nila sa akin. Nilapitan ako ni Tito Fred. At nagpatuloy sila sa pag-iikot sa planta kasama si Marco na tipid lang na ngumiti sa akin. Anong ginagawa niya dito? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Sino? Yung husband mo? Almost 1 month na siyang acting CEO. Siya ang pumalit sa'yo pansamantala nang bumalik siya dito. Ako mismo ang nagtitrain sa kanya. And magugulat ka sa naging progress ng company. Impormahan niya sa akin. Inaya niya ako sa office niya dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nandito siya ngayon sa company namin. Kung ganun, iniwan na niya ang trabaho niya. Look for yourself. Your husband's idea for the whole company is brilliant. Magagamit natin ang development and marketing strategies na ipinasa niya sa planning department. Hindi lang sa good quality ng product na pinuproduce natin, lalo na sa satisfaction ng customer. At ngayon ay nasa innovation naman ang pinagtutuunan namin ng pansin. Hindi na ako magtataka kung mas lumaki pa ang production ng company in the future. Kaya kailangan natin ng manpower. What do you think? Naguguluhan na tumingin ako sa kanya. How? Paano niya natutunan ito in the short period of time? Hindi makapaniwalang tanong ko. It took 3 years for me para pag-aralan ang lahat sa negosyo ni Daddy, pero sa kanya ay mabilis lang niyang natutunan ang lahat. Because of dedication, Diana. Kapag ang tao may gusto siyang matutunan at pursigido siya, gagawin niya ang lahat para matutunan ito. Ewan ko ba dyan sa husband mo? Hindi na nga ata nauwi yan sa inyo. Dito na ata yan nakatira umaga at gabi. Sabi ng mga employees natin, dahil kahit daw madaling araw ay naglilibot siya sa production. Kaya yung mga night shift natin, alerto kapag dumadaan na siya. Nakangiting dagdag pa niya. Lumabas ako ng office nang magulo ang isip dahil sa mga nalaman ko.
wala akong kaideya na sa kanya pala nanggaling ang mga proposals na natatanggap ko sa email. I thought galing yon kay Tito Fred. Nadaanan ko ang sinabi nito na office daw ni Marco. Sa tabi lang nito ang opisina ko. Wala sa sariling binuksan ko ito. Mabuti na lamang at wala pa siya. Inilibot ko ang mga mata ko. Binuksan ko din ang pinto na nakasara. May isang bed na may manipis na sapin ang nandito sa loob. May mga kalat din na pagkain. At sa working table niya ay punong-puno ng mga folders, papers, and reports. Pinag-aralan niya ang buong kumpanya habang wala ako. Oh, Han! What are you doing here? Doon ka muna sa labas. Magliligpit lang ako. Bungad niya sa akin at mabilis siyang pumasok sa kwarto niya. Iisa niyang dinampot ang mga kalat at inayos ang sapin ng bed. Nakatayo lang ako habang pinagmamasdan ko siyang nagmamadaling malinis ang kalat sa maliit niyang kwarto. Bakit ka nandito sa kumpanya ko? Akala ko ba ayaw mo magtrabaho dito? Kumuha siya ng alkohol at hinugasan ang kamay niya. Nag-resign kasi ako sa trabaho ko. Kaya naisip kong magpatulong kay Tito Fred at ipasok ako dito. Pansamantala lang naman habang wala ka pa. Pero ngayon na nandito ka na ulit, aalis na rin ako. Plan ko kasing tanggapin ang alok sa akin sa France. Sorry, huwag kang mag-alala. Hindi na kita kukulitin pa. Alam ko namang hindi mo pa rin ako kayang patawarin. Sabi niya sa akin. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang dumako sa tiyan ko ang tingin niya. I'm sorry. Nagpahid siya ng kanyang luha at umiwas ng tingin sa akin. Lumapit siya sa table niya at inayos ang mga nakakalat na documents. Kung aalis ka, paano si Myra? Paano ang anak niyo? Iiwan mo rin ba siya gaya ko? Nilingon niya ako at kinagat niya ang ibabang labi. I was framed up, Diana. Nalaman kong hindi ako ang ama ng dinadala niya kundi si Adam. At ayaw siyang panagutan ito kaya gumawa siya ng paraan para may managot sa kanya. We're good friends back then. Pero noong nagkaroon ng celebration ang company, I was drunk. Nagising lamang ako na pareho na kaming walang saplot sa kotse. May nangyari sa amin at huli na para magsisi. Ngunit hindi niya maitatago sa akin ang lahat ng kasinungalingan niya. At si Adam mismo ang nagsabi sa akin kagabi na hindi ko anak ang pinagbubuntis niya. Pagtatapat niya sa akin, tuluyang nagbagsakan ang aking luha. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Please, stop crying. Hindi makakatulong sa'yo ang ma-stress. Baka kung mapano ang baby natin. Sambit niya. Hinagod niya ang likod ko kaya lalo akong napahikbi. You choose to leave me bago sabihin sa akin ang totoo. Humihikbing sabi ko sa kanya habang nakasubsob ako sa kanyang dibdib. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan ng dahil sa akin. Kahit hindi ako ang ama ng anak niya, may nangyari pa rin sa amin ng isang beses at hindi ko na mababago yun. Ayaw na kitang bigyan ng sama ng loob. Sinuntok ko siya sa dibdib ng paulit-ulit. Hinayaan niya ako hanggang mapagod na rin ako at muli niya akong niyakap. Pagkatapos ng trabaho namin ay hinatid niya ako sa bahay ko. Hindi na ako tumanggi dahil magaan na ang loob ko sa kanya. Pumasok ka muna habang hindi pa natila ang ulan. Sabayan mo rin akong maghapunan. Ayako sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at sumunod siya sa akin. Magbibihis lang ako. Paalam ko sa kanya. Umakyat ako sa aking kwarto at nagpalit ng damit. Pagkababa ko ay niyaya ko na siyang maghapunan
dahil nakapagluto na si Manang Pasing. Tahimik kaming kumain ngunit panay din ang sulyap namin sa isa't isa. Naku! Siguradong mataas na naman ang tubig sa palabas ng subdivision. Mahihirapan na naman makadaan ang sasakyan. Uwi ka ni Manang Pasing habang nagliligpit ng pinagkainan namin. Kanina pag uwi namin ay halos nasa tulay na ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dito ka muna habang hindi pa nahuba ang baha. Baka tumirik ang kotse mo kapag tumaas ang tubig. Wika ko sa kanya. Saan ako matutulog? Nauutal na tanong niya sa akin. Bakit? Ayaw mo na ba akong katabi? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Siyempre, gustong gusto. Bulalas niya na umabot sa pandinig ni Manang. Kaya pinandilatan ko siya ng mata at napakamot lang siya sa ulo niya. Imbis na humina ay lalo pang bumuhos ang ulan, kaya no choice si Marco kundi matulog sa kwarto ko. Ang ganda pa rin ang kwarto mo. Ang dami ko tuloy na alala. Nakangising sabi niya habang pinagmamasdan ang loob ng kwarto ko. We've been together since college at palagi kaming nagmo-movie marathon noon, kaya palagi siyang nandito sa kwarto ko. We've kissed, hug and sleep in this room, pero hindi kami lumalagpas doon. We know our boundaries as an adult. Kaya our first night together as husband and wife is the most memorable night for me. Halos tatlong araw ata akong hindi nakalakad noon because of his jumbo hotdog. Han, may naalala ka din ano? Bumalik ako sa realidad ng kalabitin niya ako. Humarap ako sa kanya at tinitigan ko siya. Why? May kanin ba ako sa mukha? Umiling ako sa kanya. Kapag ba pinatawad kita, aalis ka pa rin? Seryosong tanong ko sa kanya. Inisang hakbang niya ang layo naming dalawa at ngayon ay malapit na kami sa isa't isa. Kahit hindi mo ako patawarin, hindi na ako aalis. Sagot niya sa akin. Akala ko ba matagal mo nang pangarap ang magtrabaho sa France? Hinawakan niya ang kanan kong pisngi. Noon yun. Ngayon, iba na ang pangarap ko. Ang bumalik tayo sa dati. Ikaw, ako at magiging anak natin. I know mahirap na pagtiwalaan ako ulit. But I'll do my best para maibalik ang tiwala mo sa akin. Seryosong sagot niya. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa aking pisngi. Paunti-unti, Marco. Hanggang mahanap ko ulit ang puso ko para sa'yo. Pero ikaw ang bubuo dahil ikaw ang nagsira ng tiwala ko. Nangingilid ang luhang sabi ko sa kanya. Inilapit niya ang kanyang mukha at hindi ako tumutol nang halikan niya ako sa labi. Habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan, ay walang tigil din ang labi naming pinadama ang nararamdaman para sa isa't isa. Ramdam ko ang gigil niya dahil sa paggagat niya sa ibaba kong labi at pareho kami nang nais marating. He slowly tracing my body with his hand hanggang marating niya ang pakay niya. Namalayan ko na lamang na ihiga na niya ako sa malambot na kama. Mabilis niyang tinanggal ang saplot ng katawan ko at kaagad siyang umibabaw. Kinintilan niya ako ng halik sa noo, sa pisngi, sa tungki ng ilong at sa labi bago niya muling ipinaramdam ang sabik na niyang jumbo hotdog. Napuno ng nasasarapang ungol naming dalawa ang buong silid hanggang sa mapagod kaming dalawa. Kinabukasan ay nagising kami ng sabay ngunit ang halina. Nakayaka pa rin siya sa hubad kong katawan habang pinapapak ang aking leeg. Naalala kong weekend na pala, kaya hindi namin kailangan na pumasok sa kumpanya. Let's go, mag-breakfast na tayo. May surprise ako sa iyo. Nilingon ko siya at kaagad niya akong ninakawan ng halik sa labi. Anong surprise yan? Nagtatakang tanong ko nang matapos niya akong halikan. Secret, mamaya mo malalaman. Nakangiting sabi niya sa akin. After 3 hours ay binabaybay na namin ang daan patungo sa sorpresa daw niya para sa akin. Ayaw naman niyang sabihin kaya naiinip tuloy akong malaman yun.
hanggang sa tumambad sa amin ang isang malaking bahay. Teka, pamilyar ang bahay na to ah. Diba ito yung bahay sa Canada na sabi ko sa'yo gusto ko katulad noon ang magiging design ng dream house natin? Bulalas ko. Halos walang pinagkaiba kahit ang labas ng bahay na yon ay parehong pareho. Bumaba siya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Lumapit kami sa bahay at nagulat ako nang buksan niya ito. Surprise! Bulalas nilang lahat. Andito sila Mama at Papa, ang kapatid ni Marco, pati na rin sila Mommy at ang mga kapatid ko ay naririto. House blessing ng bahay natin ngayon. At hindi pwedeng mawala ang mga mahal natin sa buhay. Pahayag niya na hindi ko inasahan. You mean, sa atin ang bahay na to? Hindi makapaniwalang tanong ko na ikinatango niya. Napayakap ako sa kanya at tuwang-tuwa ang pamilya naming dalawa. Wala akong kaalam-alam na ito pala yung tinutukoy niya noon na malaking project. Napakaganda ng design ng bahay na ito at malaki din ito para sa aming dalawa. Binati nila kaming lahat at masaya kaming nag-celebrate. Walang pagsidla ng saya ang puso ko sa mga oras na ito. Ang dream house na pangarap ko. Ang pamilya ko na nandito na sa Pilipinas para mas makasama ko ng matagal at si Marco. Matapos ang masayang kainan ay nagpaalam na rin sila sa amin. Tsaka pa lamang ako nagkaroon ng time na ikutin ang buong bahay. Wow! Marco, ikaw ba talaga lahat ang gumawa nito? Sobrang ganda! Masayang sabi ko. Yes, of course. Ito ang regalo ko sana sa'yo noong anniversary. Kaya lang na-delay kami sa mga materyales kaya hindi umabot sa sinabi kong deadline. Thank you. Nakangiting sambit ko. Ako ang dapat magsabi niyan sa'yo. Thank you for giving me a chance, Diana. I'll promise na kahit anong mangyari, ikaw lang ang mamahalin ko. Niyakap niya ako at hinalikan sa labi. Hindi na kami umalis sa bahay dahil nailipat na pala nila ang mga gamit namin. Kinabukasan ay nagsimula kaming pumasok ng sabay sa opisina. At mas humanga pa ako sa kanya dahil mas busy pa siya kesa sa akin. Sinisigurado niyang maging maganda ang pamamalakad sa kumpanya. Tama nga si Tito Fred ng pag-train kay Marco dahil pursigido talaga itong matuto. Minsan nga siya na ang nagtuturo sa akin noong mga hindi ko pa nalalaman. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at kabuwanan ko na. Excited na kaming dalawa sa pagdating ni Baby Maxwell. Nakabili na rin kami ng gamit at ang panganganak ko na lamang ang hinihintay. Han, I think kailangan na nating magpunta sa ospital. Sunod-sunod na ang hilab ng tiyan ko eh. Nakangiwing sabi ko sa kanya. Mabilis niyang inasikaso ang mga dadalhin at tinatawagan na rin niya ang dalawang mama namin para ipaalam sa kanila ang nangyari. Walang 20 minutes ay naka-admit na ako sa private hospital at nasa loob na ako ng room ko. Binabantayan nila ang heartbeat ng baby ko habang nagli-labor pa ako. Kapag sumasakit ang tiyan ko ay napapahawak ako sa balikat niya. Han, kaya mo yan! Pag-cheer niya sa akin pero hindi ko na mailarawan ang mukha ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hanggang dumating sila mama at salitan sila sa paghagod sa tagiliran ko. Pinahiga ako ng doktor at sinukat niya kung fully dilated na ba ako. Kailangan na siyang dalhin sa delivery room. Wika ng doktor. Magkahalong takot at pangamba ang nararamdaman ko. Pero kahit nasa loob na kami ng delivery room at nakahiga sa bed ay hindi binitiwan ni Marco ang kamay ko. Han, relax lang okay? Kaya mo yan, para kay Baby Maxwell. Nakangiting tura ni Marco sabay halik sa noo ko. Nahirapan akong umere. Mabuti na lamang at umattend kami sa mga birthing workshop kaya kahit paano ay nakakuha ako ng ideya kung ano ang gagawin ko. Kahit physically and mentally prepared kaming dalawa, ay napasigaw pa rin ako ng tuluyan nang lumabas si baby. Pero noong nakita ko ang cute niyang mukha ay hindi ko maiwasan ang mapaiyak.
It was all worth it. Ito yung pain na kahit maranasan mo ulit, masarap pa rin balikan. Dahil ngayon ay ganap na akong ina. After 1 week ay nakauwi na ako sa bahay. As usual, kumpleto ang pamilya at tuwang-tuwa sa anak namin ni Marco. Diba sabi ko sa inyo ako ang kamukha? Pagyayabang ni Marco na ikinatawa naman nila. Totoo naman, mas nakuha ni Marco ang mukha ni Baby Maxwell. Sinamahan ako ni Marco sa unang check-up namin kay Baby. Kailangan din kasi niya ng mga vaccine. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko si Myra. Buhat din niya ang kanyang anak na sa tingin ko ay 3 buwan ang tanda sa anak ko. Pareho pa kami ng doktor kaya sabay kaming naghintay sa waiting area. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Napatingin ako sa kanya dahil nagsalita na lamang siya bigla. Desperada na ako ng time na yun. Ayoko kasing lumaking walang ama si Carl. Dahil ayaw akong panagutan ni Adam. Alam kong hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na walang nangyari sa amin ni Marco sa kotse. Lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon ay hindi totoo. Mabuting tao si Marco kaya siya ang naisip kong paraan para magkaroon ng ama ang dinadala ko. Pero ngayon, nagsisisi na ako sa ginawa ko, Diana. Nagsisisi na akong sinira ko ang pagkakaibigan namin at nakasira ako ng pamilya. Kaya sana dumating ang time na mapatawad niyo rin ako. Wika niya sa amin. May galit pa rin ako sa kanya. Pero sa nakikita ko sa mga mata niya, sincere siyang humihingi ng tawad sa akin. Wala na sa akin kung may nangyari man sa kanila o wala. Ang mahalaga na sa akin ngayon ang future ng aking pamilya. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kumusta na kayo ni Adam? Tanong ko. Napatingin siya sa akin dahil siguro hindi niya in-expect na kakausapin ko pa rin siya ng maayos sa kabila ng nangyari. Kami? Malabo na kaming magkabalikan dahil sa nangyari. Pero willing naman siyang suportahan ang anak ko. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay. Napalitan ng awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Marco, humingi na ako ng tawad sa iyo. Alam ko hindi mo mapapatawad dahil sa kasinungalingan ko. Pero salamat kasi naging mabuti kang kaibigan. Pinatuloy mo ko kinatita noong mga panahon na wala akong mapuntahan. Paos na sambit niya. Wala yun, Myra. Ang mahalaga maayos kayong mag-ina. Huwag mong isipin si Adam. Kapag nagising na siya sa katotohanan, marirealize din niya ang pagkakamali niya. Wika ni Marco sa kanya. Nagpaalam na kami dahil naunang tawagin ng doktor ang baby ko. Pagkalabas namin ay siya naman ang pumasok. Tahimik ako habang binabaybay namin ang pauwi sa bahay. Naiisip ko kasi kung bakit umabot sa ganun si Myra. Han? Usisa ni Marco dahil tulala na akong nakatingin sa labas. Are you okay? Tanong niya sa akin. Marahan naman akong tumango sa kanya. Nakarating na kami sa bahay ngunit ang tagpo pa din kanina ang iniisip ko. Naramdaman ko ang pagyakap ni Marco sa bewang ko. Why? Anong gumugulo sa isip mo? Wala. Ngayon ko lang kasi naisip. What if hindi kita pinatawad? Anong gagawin mo? Hinarap niya ako sa kanya. Muntik na rin akong sumuko noon. Kaya lang naisip ko, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Lalo pa nang malaman kong nagdadalang tao ka. Ayokong maging katulad mo si Myra. Ayokong lumaking walang ama si Maxwell. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, lumaban ako, Diana. At hindi ako nabigo dahil ngayon kasama na kita at ang anak nating dalawa. Si Myra, makikita niya din ang para sa kanya. Hindi man ngayon, malay mo bumaliktad ang mundo at siya naman ang habulin ni Adam, di ba?
Nakangiting sabi niya sa akin. Masyado kong minaliit ang pagmamahal para sa akin ni Marco. Sa isang problema ay hinusgahan ko na agad siya. Iniwang mag-isa at sinaktan. Kung sana ay inalam ko muna ang lahat, hindi sana nangyari ang bagay na yon. Kung hindi ako nagpadala sa aking galit, ay hindi sana lumaki ang problema. Pero ganun talaga. Sabi nga ni Mommy, may mga pagsubok kaming pagdaraanan dalawa. At nasisiguro kong sa mga susunod na problema ay kakayanin pa naming harapin ito ng magkasama. Bakit ang bango mo ata ngayon? Singhot niya sa leeg ko nang dumating siya galing sa opisina. 3 months na ang baby namin at aside sa pagiging full-time mom, full-time wife na din ako sa bahay. Pero hindi ako nagsasawa dahil masaya akong alagaan ang cute naming baby. Siyempre, bagong ligo ang misis mo. Mahirap na baka kapag nag-amoy pawis ako, maghanap ka ng ibang mas mabango. Litanya ko sa kanya habang inaayos ang bed namin. Ibinaba niya ang dala niyang attache case at unti-unti niyang hinubad ang polo niya. Kinagat pa niya ang ibabang labi na parang nang-aakit sa akin. Han, pwede na ba? Nakangising sabi niya sa akin. Ang alin? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Mabilis na hinubad niya ang polo niya at nagulat ako nang dambahin niya ako ng yakap hanggang bumagsak kami sa malambot na kama. Pwede na tayong gumawa ng baby number 2. Natatawa kong tinapik ang pisngi niya. Puro kakalukuhan. Mabuti pa bumangon na tayo at magbihis ka na rin. Baka lumamig yung niluto ni Manang na pagkain. Litanya ko sa kanya. Nakasimangot siyang bumangon at tinulungan din naman niya akong makatayo. Han, ano naman gagawin ko sa jumbo hotdog ko? 4 na buwan na itong diet. Baka ma-expired na ang mga similya ko. Reklamo niya sa akin na lalong ikinatawa ko. Mamayang gabi na lang, Han. Kumain muna tayo para pareho tayong may energy. Lumaki ang ngiti niya sa labi at nagmadali na siyang magbihis. Magana kaming kumain na dalawa, pagkatapos ay pinuntahan muna namin si Maxwell sa kanyang kwarto. Mayaya naman ang nag-aalaga sa kanya, kaya hindi na ako mapupuyat sa gabi. Hinalikan namin siya sa noo dahil mahimbing na rin ang tulog niya. Pagkatapos ay lumipat na kami sa kwarto naming dalawa. Nagbabasa ako ng libro nang lumabas siya sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Ibinaba ko ang book na binabasa ko at natawa ako nang makita ko ang pag-flex niya ng muscles sa gilid ng pintuan. Nanadya talaga siyang mang-akit kahit wala namang abs. Han, are you ready? Kanina pa handa ang jumbo hotdog ko. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa dulo ng kama at sumampa siya. Gumapang siya hanggang makalapit sa akin. Kinuha pa niya ang book na binabasa ko. Tama na ang pagbabasa ng libro. Ako naman ang pansinin mo. Pinasadahan niya ng daliri ang aking labi at ibinaba ang manipis na tela sa balikat ko. Kaagad niya akong siniil ng halik sa labi. Tinanggal niya ang kanyang tapis at nakita ko ang galit na niyang hotdog. Mukhang hindi ako mapupuyat sa pag-aalaga kay Maxwell, kundi sa kasabikan ng asawa kong lagarihin ako. Hinigan niya ako sa kama at mabilis niyang nahila ang kaperasong saplot ko. Mahal yun! Nauwi sa umul ang tangkang pagrereklamo ko sana dahil sa pagsira niya sa lace panty ko. Paano ba naman kasi sabik na sinisid niya ang tahong ko? Napasabunot ako sa kanyang buhok at napapaliyad ako sa tuwing sinusungkit niya ang sensitibong bahagi ng katawan ko. Nanginig ang aking kalamnan at para siyang vacuum na hinigop ang buo kong lakas. Nang matapos niyang ubusin ang katas ng perlas, ay siya naman ang pinaligaya ko. Halos hindi ko mahawakan ang hotdog dahil sa laki nito. Pinagkasya ko lang kung ano yung kayang abutin ng bibig ko. At natuwa naman ako sa reaksyon niya dahil literal na tumirik ang mga mata niya.
Hindi na niya kinaya kaya hinila na niya ako pataas at tuluyang bumaon ang hotdog at napalibutan ito ng makapal na melted cheese. Walang sinabi ang lamig ng aircon sa nagiinit na pagnanasa naming dalawa. Pareho kaming sabik sa tawag ng laman at hindi lang ilang beses namin narating ang ikapitong langit. We both satisfied with each other nang matapos kaming dalawa. Han, isa pa please. Ungol niya sa akin at naramdaman ko naman ang paninigas ng jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Hindi talaga sapat sa kanya ang isa lang dahil nabibitin pa rin siya. Hindi na ako magtataka kung masundan na naman namin si Maxwell dahil masyado na niyang ginagalingan ang lovemaking naming dalawa. Wakas! Sa pilitan, ibuhos ang lahat ng di nadamdam. Ang tangi kong hiling ay mahawa. Yan ang iyong mga kamay at daliriha. Bandahang-dahang naplusin ang mga salita. Ang puso mong sabik maya kapag nag-iisa. Kaya tahan na, oh, sumandal ka.